All right. Hello, kumusta mga payaman? Ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano mag-deposit sa eToro Copy Trading. So, let's log in to my account. So, dito na tayo sa loob ng aking account. So, let's click deposit funds. Ayan. Dito sa option, how to deposit sa eToro Copy Trading, meron local online banking, credit, debit card, PayPal. Itong Skrill wire transfer, hindi ko masyadong kabisado yan. UnionPay. So, ako, I will select online banking. So, minimum deposit sa eToro is $200. So, sa peso, tingnan natin. Okay. So, gawa na lang ako botal. So, ang i-deposit ko is 10,500. Ayan. Kasi pag ang lagay natin, for example, is 10,000 lang. Ayan. Ang minimum deposit is 10,133. So, ito naka... Depende ito sa palitan ng dollar to peso. So, ako para sure, gagawin ko ng 10,500. Ayan. Local banking, then click submit. So, madadirect tayo sa Dragon Pay. So, I will select ang payment option ko is via BDO o Banco de Oro. Dahil alam naman natin na usually ito na talaga ang pinakamabilis na gamitin. Pero kung may other bank account ka rin, so yan, pili ka dyan. Metrobank, Landbank, RCBC. So ako ay prefer Banco de Oro. Banco de Oro Internet Banking. So, click natin yung select. So, nakapili na ako. Then, make sure na input your email address para sa instruction paano magbayad. So, yun. Ito yung account ko. Then I will check to my email kung na-receive ko na ba yung instruction from Dragon Pay how to deposit the 10,500. All right, mga payaman, andito na ako ngayon sa aking email address at na-receive ko na yung instruction. So click natin 'yan. So, ito yung instruction natin. So, by the way, kung familiar kayo, if you are using your BDO Internet Banking online payment, kapag magta-transfer po ng account from unenrolled BDO account, ang minimum lang is 10,000. So, kung katulad dito, ang amount is more than 10,000, make sure na i-enroll mo muna yung account na papadalahan mo before ka mag-process ng payment. Katulad ko, before ako mag-request ng deposit sa eToro, itong mismong account name or account number ng Dragon Pay, in-enroll ko na siya sa aking online banking para pag nagpadala ako, pwede ako magpadala ng above 10,000. So ngayon naman, ang gagawin ko is i-open ko yung BDO online banking ko. So, andito na ako ngayon sa aking BDO account banking. So, maglalagay na ako. So, ganyan ka
kasi pang video banking before ka magkapag-log in sa account mo, merong one-time password na ipapadala sa'yo. Then proceed. Click natin yung send money. So ayan, sinasabi ko sa inyo kanina na kapag above 10,000 na ipapadala nyo ay hindi siya mapapadala dahil 10,000 lang yung limit to any BDO account. So sinaselect natin siya, send money to, previously BDO account fund transfer. Yan, di sa pre-enroll. So ayan, nandito na tayo sa in-enroll ko na dito yung Dragon Pay before ako mag-arrange ng payment. So hanapin ko na lang siya. Ito, Dragon Pay. So 5430. Check kung tama ba yung account number. 5430-0167-800-5430. Yan. 10-10-5. Sorry, Mark. Ilagay natin yung reference number. Let's click submit. So check again the details kung tama. Then continue. So you have successfully transferred your money. So antayin na lang natin. Ah, okay. Balik naman tayo sa Dragon Pay para i-validate yung payment natin. So let's wait after 5 minutes before we validate yung binayad natin. Okay, screenshot ko na lang din for my own reference in case. Ayan. Cancel. Save photo. Okay. Sabi dito, files validate na. Take note the confirmation number display in your video account for last 6 digit, last 6 to 8 digit. Kulang. Ito tama yung details para hindi okay for.
then 4, then let's validate. Okay, complete na. So antayin na lang natin siya na mag-reflect dun sa account ko. Ayun, ang bilis. Pag-check ko sa account ko, meron na pala kaagad 207. So I will start na. Pwede na ako mag-start na mag-trade dito. So once again guys, maraming salamat sa panonood. And I hope may natutunan kayo, at kung may question kayo about kung paano mag-deposit sa eToro, mag-comment lang kayo dito sa baba ng video. Maraming salamat and God bless.